Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukot ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Papagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na sarot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maala. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdala. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabangsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kong kikilanin. Pag sila'y tumawag, naghihanda ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. Purihin ka sa iyong kapangyarihan at purihin ka dahil sa iyong pagmamahal. Ito ang mga nais naming bigkasin sa umagang ito, Panginoon, para sa iyo. Dahil alam namin na karapat-dapat ka naman sa mga bagay na ito, ang papuri, ang pasasalamat, ang pagluwalhati. May karapatan ka para sa mga bagay na ito, sapagkat Diyos kang makapangyarihan at walang kapantay. At dahil dyan, patuloy naming gagawin ang pagpupuri at pasalamat. Lalo na ngayong umaga,
Pinahiram mo muli kami ng buhay. Binigyan ng lakas. Binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay itaas muli sa pamagitan ng programang ito. Kaya mangyari nawa, Panginoon, na patuloy kang manguna sa amin sa umagang ito. Punuin kami ng kaalaman, ng karunungan, ng pangunawa upang ang iyong mga salita ay maipahayag namin ng buong liwanag at maging kapakipakinabang sa mga tagapakinig. Maunawaan nawa namin kung paanong ang aming Inang Maria, magamat sa unay nagtatanong, hindi mapagtanto, at hindi niya lubos na maunawaan nang siya'y batiin ng anghel, nawa sa umagang ito'y hindi man anghel ang bumati sa amin ay maipaunawa namin at maunawaan ng mga tagapakinig kung anong kababaang loob na ipinakita ng aming Inang Birhen at kung anong pagtanggap ang kanyang ginawa sa iyong pag-anyaya na siya'y maging ina ng aming tagapagligtas. Bigyan nawa kami ng pusong marunong umunawa, pusong marunong tumanggap, at pusong marunong magparaya sa iyong kalooban. At haya mong ang umagang ito, Panginoon, ay maging biyaya para sa amin ang iyong mga salita na maturuan kami ng mga tamang kaugalian at katangian na bilang iyong mga anak na dapat naming sundin at sundan. Muli, Panginoon, inilagay namin sa iyong kamay ang programang ito at umaasa kami na sa pangunguna mo, tagumpay ang aming matatamo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah.
Glory, hallelujah, our God is marching on and our God is almighty one. Brothers and sisters, muli ang programang Daily Bread ay sumasapit sa inyong pakinig. And of course, it's again Monday and it's the 8th day of April. Bilis ng araw na lumilipas, pero basta't nariyan kayo, nariyan nandito kami, hindi lilipas ang araw at oras na hindi kayo pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ng Daily Bread, Monday Morning Edition. Kami po muli ang inyo pong makakasama. Ako po si Brother Ray Bravo at kasama natin uli Brother Jun Malyari po. Good morning po. Good morning. At si Brother Loreto, of course, yung ating pong pilot at piloto dyan na importanteng tao yan sa amin dahil kung wala siya, hindi namin kayo maabot. And so good morning sa lahat. Anumang oras kayo inaabot ng programang ito ay may good evening, may good afternoon, may good morning, o anumang oras kayo. Basta't ipinapaabot namin ang aming pagbati sa inyo. And also good morning, Brother June. Yes, good morning, Brother. At sa mga may kaarawan, happy birthday. Sa mga may anibersaryo, happy anniversary. At syempre sa ating minamahal po ng lingkod. At syempre sa ating kay Brother Mike at sa buong pamilya, sa mga sa mga kasamang sina Brother Rico at sino bang kasama niya, Brother Efren pa rin ba? Ay, Brother Dan. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo, Brother Jun, at syempre, pasimulan na natin ang pagtunghay sa mabuting balita. Pero mas maganda, i-announce muna natin ito, Brother Jun, na bukas, huwag po kayong makakalimot, mga lingkod at manggagawa ng Panginoon. Because it's our enhancement or workers' enhancement. It's second Tuesday of the month, so ito po yung itinakdang araw para mga manggagaway magsama-sama para sa isang pagpapaunlad ng ating mga hindi lang ng kaalaman, kundi ng ating karunungan at syempre pagpapaunlad kung paano tayo gumawa at ang ating paglilingkod ay lalong mapaigting at mapaganda. Di ba, Brother Jun? Yes, at dahil naipag-anyaya mo na yan, gusto kong ipaalala, no, at tapikin sa pamamagitan ng announcement na itong ating mga kapatid sa Quezon City. Tayo po ang sponsor bukas, no, sa ating workers enhancement at ganun din po sa darating na Sabado. Kaya talagang siksikliglig. Hindi naman kayo ang radyo pa. Ano, sa... Nalulungkot nga ako. Dapat kami pa rin ng PFCC hour sana. At of course, yung enhancement, tama-tama kasi tomorrow is a holiday. Mm-hmm. Oh, it's a holiday. Walang masyadong traffic yan, palagay ko, Brother June. Ano? Reminder lang, baka akala nyo holiday ngayon, it's not a holiday. Ang holiday, alam ko, ay bukas at saka yung Miyerkules. So, Eid al-Fitr, sabi nga nila yung Miyerkules, kaya holiday. Not today. No? Mga una-unang nabalita kasi, akala pinag-adjust, hindi eh. Ang ipinuklama ng Pangulo ay Nuebe at yung adjust talaga. So, dalawang araw na sunsunod, medyo, kung ginawa sana ng Lunes, medyo long weekend. Ano? Oo, okay. Hayahay na naman yung mga bakasyonista. Di ba, meron sa... kasi, meron iba na mga nagpapakansila ng klase ngayong araw na ito. So, tuloy-tuloy tayo, Brother Jun. Ang sa atin, ki-holiday, ki-hindi. Paglilingkod, hindi nawawala. Di ba? Yes, kasi amen. Araw-araw paglilingkod. Amen. And today, ay magalak tayo at matuwa sapagkat ang simbahan ay nagdiriwang. It's the peace of it's the solemnity of the Annunciation. Yan. Ito yung magandang balita dito, Brother John. Mm-hmm. And we will announce something for you. Mm-hmm. Ayan. So pakinggan natin itong mabuting balita na ating pagninilayan ngayong umaga. And our gospel reading is taken from the Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 1, verses 26 to 38. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with a man? And the angel said to her in reply, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the sixth man for her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. At sa atin naman pong sariling wika, nang ika-anim na buwan na ng pagdadala tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas tayong nakakarinig, Brother John, na yung mga shocking news na sinasabi. Mm-hmm. Limbawa yung dalawang artista mag-asawa na matagal naman nagsasama tapos ngayon nabalita, biglang hiwalay na sila. Intriga yan. Hindi shocking nga, di ba? Okay. Shocking yung COVID talaga. Oh, yung COVID. Yung, di ba, March 15, biglang nag-declare ng lockdown. Shock talaga yun. Hindi, pero ngayon, dahil sa, yung madalas naririnig natin, mag-asawang artista. Diba, mga hindi inaasahan, mga nakakabigla. Di sukat akalain. Tapos, ay nababalitaan ka rin na yung isang basketbolista. Parang
Ito yung mga pamuso ngayon, eh, usong-uso ngayon. Eh. Mm. Magugulat ka na lang yung mga 8 taon nang magkasintahan, 20 taon nang nagsama bilang mag-asawa, tapos magpapail ng diborsyo. No? Mm. Kung sa mga larangan ng mga celebrities, mayroong shocking. Eh. Mm. Eh, sa religion, mayroon ding shocking, brother John. At ito yung mabuting balita natin ngayon. Kung saan ngayong araw na ito ginugunitan natin, tinitingnan ko yung kalendaryo, brother. It's not April 8 na palagi ang the Feast of the Annunciation or the Solemnity. Mm-hmm. It is the Monday after the second Sunday of Easter. Ayun. Kung anong tatapatan, regardless of what date, basta Monday after the second Sunday of Easter, after yung tawag nating Divine Mercy Sunday, ipinagdiriwang at ginugunita itong Solemnity of the Annunciation. At shocking in a sense na kagaya ng narinig natin dito, isang nakabibiglang balita ang dumating kay Maria. Totoo yun. Ako man, biglang nabigla doon sa ano mo, bungad mo. Nashock ka rin. Nashock din ako. Kala ko saan pupunta yun. But anyway, maganda naman talaga no, na ika nga eh, meron tayong mga panggulat. No? kasi ang Diyos, alam niya kung paano kukunin yung ating atensyon. No? At ito nga marahil, ang isa sa mga pamamaraan talaga ng Panginoon. No? At dito nga ay sinasaysay sa ating Ebanghelyo, no, ang isang mahalagang tagpo kung saan ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano para sa sanlibutan. Alam mo dito, Brother Ian, no, merong nahahayag dito ang Diyos, ang Anak, at saka ang Espiritu Santo. No? Bakit ka mo? Diyos Ama ang nagpanukala, ang Anak ang isinilang o isisilang, tapos lalang ng Espiritu Santo. So yung triune God is involved dito sa tinatawag nating Annunciation. Mm-hmm. At ang Annunciation is the start of good news, Brother John. Yes. Na dito magsimula, nagpasimula ang mabuting balita. And what is the good news? The good news is that mayroong isisilang at mayroong tagapagligtas na isusugo ang Ama. So para sa ating reflection ngayong umaga, Brother Jun, bigyan natin ng tatlong ating pong pagninilay ngayong umaga para may maiwan tayo sa mga makikinig na at tagapakinig natin. And the first R stands for, of course, yung ginawa ng Panginoon, ang ginawa ng anghel ng Diyos. Ano ba yung ginawa niya? He revealed to Mary. May revelation, Brother John. At ang revelation madalas, nakakashock. Hindi maalintana, no? Either good or bad. It's shocking, sabi nga. Halimbawa, sabihin niyang, Brother John, hindi ko naman sa aming tumama ka sa loto kasi hindi ka man. Buti kung kaibigan mo yung hello, hello. Hindi ka naman tumataya. Okay. Alimbawa, Brother Jude, ito ang very shocking siguro sa'yo. No? Meron ako ang kakilala kaibigan. Nakikinig ngayon eh, si Lord. Hindi, sabihin natin, Brother Jude, diba? Ano ba mga, sa tingin mo, mga shocking na balita, Brother Jude? Na maganda, yung something good na shocking. Ano? Diba, Brother Jude, eh, pupunta ka sa Amerika. Amen. good news yun. Good news yun, di ba? Na minsan, parang hindi mo ba rin maisip, hindi mo sa hinahayop mo, hindi mo ma, ano yun, brother, hindi mo pa iniisip. Actually. Gawin natin makatotohanan. Nung in-announce na Quezon City ako, that was good news for me. Sa atin kasi, wala talaga nakakalam mo diba? Sa tagal ng paghihintay natin. Wala tayong alam eh, no? Bigla na lang. Ah, hindi ko lang alam kung kung sa mga taga-Rizal ay good news na ikaw yung darating sa kanila. Bad news sa kanila. Asa yun, Brother Jun, ha? Tignan mo yun. There are revelations na minsan ay
hindi basta-bastang pinaniniwalaan. Mm-hmm. Hindi basta-basta natatanggap. Mm-hmm. And this is one of a kind, Brother mm-hmm. June. Yes. Yung nangyari sa ating Inang Birhen. Mm-hmm. Imagine na sa kanyang kabataang sa murang edad niya. Mm-hmm. At papahayagan mo siya ng ganito. Mm-hmm. At hindi mo kilala ang tinig ng anghel. Aba, yun ang mahirap niyang Brother June eh. Hindi pa niya masyadong kilala ang tinig ng anghel na yung palay mula sa Diyos, Brother June. Kaya nga dito sa verse 29, maliwanag, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Diba, eh, sino ba naman hindi mapapaisip dito? Eh, ako man eh, napaisip ako eh. Quezon City ako. So, isang shocking revelation. And speaking of revelation, Brother Ray, alam mo, dito sa gawain ni eh, madalas, lalo noon, binabanggit natin, fresh revelation. Mm-hmm. Merong tinuro sa atin, Brother Ray, na wala nang revelation. Mm-hmm. No? Kasi ang ipinahayag sa Biblia, these are the revelation. Wala nang bagong revelation. Mm-hmm. Kundi ang meron ngayon na tinatanggap tayo, insight na lamang. Mm-hmm. Yeah. Kasi the greatest revelation has been revealed before. Yes, yes. Nung isilan ang Panginoon. Mm-hmm. Yan na ang pinaka the greatest revelation mm-hmm. of all, Brother June. Mm-hmm. Kaya yung mga nananalangin minsan na give us the fresh revelation. Mm-hmm. Hindi naintindihan siguro masyado, Brother June. Mm-hmm. It has been revealed before. Mm-hmm. Muumpaman. Yes. Ang nagkikita natin, bagong pananaw na lang ang tinitignan natin. Mm-hmm. Yung insight na sinasabi natin. Mm-hmm. But this happened, itong pangyayari, itong event na ito, Brother June, napaka ganda sapagkat para kay Mary parang hindi nga sukat na kalain. Mm-hmm. At kita mo naman kung paano niya harapin ang anghel. Question, Brother John. Na paano mangyayari ito? Kasi hindi nga niya man kilala, Brother John. Mm-hmm. At sabi niya, kita mo sa sagot niya, hindi naman ako, wala naman ako kaugnayan sa lalaki. Mm-hmm. Paano mangyayari? Maglilia ako, magbubuntis ako. Mm-hmm. Kita mo yun. Pero tignan mo ang revelation ng anghel na galing sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nag-reveal, Brother June, yun ay makatotohanan. Hindi natin pwedeng pabulaanan. Mm-hmm. Kung yung mga revelation na narinig mo sa news, sa makamundo, lalo sa larangan ng showbiz, Brother June, huwag mong paniwalaan masyado yun. Ang daming intriga dyan, Brother June. Ano? Pero pag Diyos ang nag-reveal, absolute yun, Brother June. Totoo. Yeah. Oh, kasi mayroong mga buongad sa showbiz, eh, mga shocking revelation. Oh, ganun nga yung sinasabi ko kanina sa'yo. Shocking revelation talaga, di ba? Pero sa Panginoon, kapag Diyos ang nag-reveal at ginamit niya yung anghel, makikita mo kung paanong ang revelation nito ay nagiging makatotohanan, Brother June. Mm-hmm. Amen. At saka ang Diyos din naman, ano, in a sense, ang Diyos din naman, He also revealed to us, di ba, yung kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Kaya ang Diyos, no, katulad sa pagdating niya kay Maria, dumarating din siya sa atin eh. Dumarating din siya sa atin sa ibang anyo naman, no? Pero sa ibang anyo na ito, eh yun nga, He is revealing Himself to us. Ito naman yung maganda, no? Na matapos na ika nga dito sa tagpo ng ating ebanghelyo ay ipakilala at ipahayag ng Diyos kung ano yung kanyang nilalayon para sa buhay ni Maria. Ganon din naman tayo, Badre. No? We are also kumaga, the Lord is also opening our minds and He is revealing Himself to us. May sinasabi ang ating Panginoon eh, di ba, na ako ay lubusang magpapakilala sa Kanya. Yan. Ito yung sinasawag nating something divine revelation, Brother John. At kapag isang bagay ay nagiging divine revelation, ang ibinibigay dito, Brother John, ay beneficial. Yes. Very beneficial para sa lahat. Mm-hmm. At ito ang maganda dito sapagkat inihayag ng anghel na ang mangyayari kay Maria na maglilihi siya at ang ipaglilihi niya ay kataas-taasan at tagapagligtas. Abay, yung parang kagulumihanan na naramdaman ng ating Inang Birhen, Brother June, ay natural lang. It is natural lang yun na maranasan mo. Kahit ikaw, nabigla ka, Brother June, di ba? Kahit tayo, nabibigla. Kapag may inilalabas lang na memo, Brother June, bawal ang solicitation.
bawal ang koleksyon. Ay, koleksyon bawal. Bawal ang swapping, mga ganun. Bala yun, di ba? Ay, nakakatakot yun eh, di ba? Parang nabibigla ka. Lalo pa nasanay kang gumawa ng ganun. Mm-hmm. Ano? Ang hindi lang pinababawal, bawal ang tuhog. Hindi ba? Hindi ba ba? Ebi nakakabigla, di ba? Ganon din yung ganon din ang reaction ng ating inang birhen. Nabibigla siya. Dahil sabi niya wala kang kaugnayan sa isang lalaki. Mahirap nga naman mangyari 'yon. In a natural phenomenon, Brother June, hindi mangyayari 'yon na ang isang babae ay maglilihi nang walang pagtatalik na mangyayari, Brother June. Oh, alam mo medyo lumilikot 'yung isip ko habang kasi parang gusto kong sabihin parang ngayon yata parang maraming ganun ah. Bigla na lang. Shocking revelation din. Ha? Buntis na. Pero tama ka, brother. Nagulat ka na lang. Sino? Sino ama? Ang mahirap, hindi alam ang ama. At least ang ating inang birhen. Alam mo kung sino, brother. Kung pasintabi, no? Pero kumbaga sa salitang gamit ngayon, ang ating mahal na ina, hindi siya isang disgrasyada. Ayan, no? Kundi ito ay kalooban ng Diyos, no? Na sa kanyang sinapupunan ay ilagay ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, yun ang unang magandang R natin, revelation. Mm-hmm. Of course, the second R, makikita natin, nabanggit ko na yung reaction, brother. Ayun. Natural na human reaction ka. Hindi mawawala. Ah, di ba? Kahit na bad, good or bad. Yan. Nga lang, makapakinig ka lang ng balita. Mm. Marinig mo lang yung balitang, talo ang Hinebra, parang si Brother Loreto nalulungkot. Di ba may human reaction, Brother June? Mm. Yeah, yung bang inimbita ka sa anniversary, hindi kayo nilagay. Ini-request ka ng coordinator, hindi pumayag yung head, brother. Mas lalong masakit kapag kayo nalaman mo anniversary sa akin. Tapos ikaw ang head, hindi kayo shocking revelation. Reaction talaga. Reaction, di ba? Sino coordinator to? Mapalitan nga yan. Meron at meron talaga, no? Mabuti man o hindi mabuti, meron talaga tayong mga reaction. Tulad lang, halimbawa, yung ngayon, Brother Ray, mapapansin mo, ang daming ginagawang kalsada eh. Oo. Diyan lang, ang daming mo reaction eh, di ba? Every weekend yan, Brother June, yung papunta sa Quezon City. Ang daming road repairs na. Na-encounter ko yan, Brother June, na sinasabi. So, yung reaction, di nawawala. Hindi nawawala yan. No? Kahit ngayon, hindi yung mga nakikinig sa sinasabi natin, nagre-react na sila. No? May nag-text na nga sa akin, hindi nag-react. Mukhang sinasabi, pinatatamaan kami ni Brother June. Diba? Yung reaction din nawawala. Lalo na, ito'y may kaugnayan sa damang. Ayun, oo. Ito'y may kaugnayan sa pagkatao. Moralidad ang issue dito. At mayroong kaugnayan, Brother June, sa kalagayan ng sangkatauhan. Iskandalo to. Oh, di ba? Mm. At lalo na yung mangyayari sa kanya, Brother June, at yung inireveal sa kanya na ang ipaglilihi niya ay manunubos. Paano mo basta matatanggap 'yun, Brother June? Iisipin mo ay paano mga mangyayari to? Yan ang tanong naman ng ating inang birhen. Alam mo, maganda yung katanungan mo na yan. In fact, maraming pagkakataon, no, na nagiging tanong ko sa aking sarili, kung ako kaya ay nabuhay na noong mga panahon na yon, nasaan kaya ako? Ako kaya yung kasama doon sa mga maniniwala o ako kaya ay nasa panig ng hindi maniniwala? Kaya nga nagpapasalamat ako na isinilang ako sa panahon na kung saan naihayag na ang nangyari na ang dapat mangyari. Ang katotohanan na kung saan hindi ka na malilito eh. Diba? Hindi na pwedeng maging dahilan para questionin mo pa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sapagkat dito, sabi nga natin ay it was clearly revealed, no, yung will of God para sa
katubusan, hindi lang ng Israel, kundi nating lahat, Brother Ray. Yung tatanggapin mo na lang. Tatanggapin mo na lang. Yung nangyaring katotohanan, yes. Brother John. Mm. Hindi ka na mag-iisip, hindi ka na magdadalawang tugon, Brother John, nandyan na, pagtanggap na lang. Amen. So ito yung reaction, normal human reaction, nangyayari. At yung pagtanggap, ito naman yung tamang reaction. Oh. Yung pagtatanong, medyo negative, pero yung ibubukas mo ang sarili mo, yun ang dapat na reaction, na yes. tamang reaction. Mm. At ito nga yung sa bandang huli nangyari sa kanya, sa ating inang Birhen. But ang ini-emphasize natin dito, Brother John, when there are revelations like this, natural mayroong reaction talaga. At hindi madali yung minsan yung hindi mo basta-basta maintindihan na reaction mo. Mm-hmm. Sa mga pangyayaring hindi maganda, natural, negative ang reaction mo doon, Brother John. Sa mga maganda naman, very positive naman, lalo na ito'y may kaugnayan sa'yo, di ba? Mm-hmm. And this is Mary. Nakita natin kung paano yung siya nag-react. No? Mm-hmm. Paano mangyayari ito? Mm-hmm. Ako'y walang kaugnayan sa isang lalaki. At o nga naman, hindi madaling tanggapin yun, Brother John. Na, bagamat sabi mo, talagang ngayon, hindi na pangkaraniwan yan, Brother John. Marami na nangyayari na hindi man espiritu ang nagpunla, Brother John. Nangyayari talaga yung sinasabi natin. Ano? So ito yung ikalawang R natin. It's about reaction. Kapag may mga revelation, kahit na sa pangkaraniwang kurso ng buhay, Brother John, ano? Halimbawa, yung nagtatrabaho ka sa isang opisina, malilipat ka ng, tapos yung pupuntahan mo, hindi magandang lugar. Mm-hmm. Eh, di siya, reaction mo, bakit naman ako? Minsan yung katawan mo, magre-react kasi, lalo na, nandun ka na sa comfort zone, Brother John. Ano? Anything new, no? Anything new to us, meron talaga tayong reaction. So, yun ang ikalawang R natin. Mm. And the third R is, of course, ito yung nakita natin sa ating inang Birhen. Mm-hmm. Yung reflection. Ayun. Dyan. Ito ang napakaganda na magandang ikinikilos natin, Brother John, o reaction natin. Mm-hmm. We reflect. Yeah. If there is something new, yung parang hindi bago sa atin, hindi natin masyadong maintindihan, ang ginawa ng ating inang Birhen, she reflected on it, Brother John. Mm-hmm. Pinagbulay-bulay niya ito. Mm-hmm. Di ba sa isang version nga, mayroon marinig ka na itinanim ni Maria ito sa kanyang puso. Mm-hmm. Di ba may mga ganong pasalita? Iningatan. Iningatan niya. At pinag-isipan niya ng malalim. Mm-hmm. Of course, italics added doon. Ito yung isa sa magandang reaksyon na dapat na ginagawa ng tao. Lalo na, halimbawa, may sa atin minsan, Brother John, may mga panukala rin ang Diyos na parang sa sarili mong buhay, sa pamilya mo, sa mga desisyon mo sa pamilya mo. Abay, kailangan mo yung malalim na refleksyon para matanto mo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. At sa pagsasabi mo niyan, ito din yung dapat na maintindihan natin na ang refleksyon ay hindi lang sa panahon ng mahal na araw, kundi ito ay tuloy-tuloy, no? All year round, ika nga, ay dapat bukas tayo, no, doon sa revelation ng Diyos. Revelation in a sense na nabubuksan yung ating mga isipan through insights, no? Tapos yun nga, the best reaction, no, is for us to reflect instead. Kasi yun nga, no, whenever there is something new, yung usual reaction kasi natin talaga may ingay. Diba? Minsan may retaliation, no? Merong mga negative na mga reaction. So, maganda yung sinabi mo niya na pangatlong R, kasi this is what we should ought to be doing. No? We should be reflecting instead. Yung imbis na kung sino-sino kagad ang kakausapin natin, imbis na yung madami kagad tayo mga sinasabi na kung ano-ano, siguro pinaka-the best is we take a moment of silence to reflect. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan?
At ang pinaka-the best, parang yung pinakanta kanina ni Brother Loreto, Lead Me Lord. Lead me. No, na upon reflecting, no, eh meron tayong sinasabi na pagpapaubaya sa ating Panginoon. Mm-hmm. Parang si Kristo, parang si Lord, 'di ba? Nang siya'y nanalangin sa Getsemani, ang sabi niya, kung maari, no? Nag-react din siya eh. Kung maari, ay ilayo ninyo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit, huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang maganap. So, reflection lead us to a proper decision, Brother June. Mm-hmm. Kapag ka nagre-reflect ka, madalas nagiging tama yung decision mo. Mm-hmm. At yung mga decision na hindi mo pagsisisihan. Halimbawa, mag-aasawa na ba ako? Mm-hmm. Mangibang bansa ba ako? Mm-hmm. Ito yung mga tanong na you have to reflect deeply, Brother June. Mm-hmm. Kasi, halimbawa, okay naman ang trabaho mo dito, tapos mangibang bansa ka, mm-hmm. siyempre yung pamilya mo, kung sakali mm-hmm. yung pamilya ka. Mm-hmm. Mag-aasawa ka na ba? Malam mo, baka hindi ka pa handa emotionally. Mm-hmm. Maraming physically, yung age mo okay na, pero emotionally. Tapos financially, kailangan mo rin titignan yun, brother yun. Eh? Yung, mm-hmm. yung ating pong materially, kung handa ka mm-hmm. na. So, mm-hmm. ito yung mga reflection. Para kay Mary, sa ating inang birhen, yung pag-reflect niya, Brother June, eh, it leads to his to her yes. Yan. Ito yung ibinunga yeah. ng kanyang reflection. Mm. Yes. Mm. Be it done to me according to your word. Mm. Alam mo, sabi nga ni Pope Francis, eh, palagi tayong namamangha sa katatagan at lakas ng loob ni Maria na hindi nagdalawang isip na nagsabi ng oo, tinatanggap ko ang alok ng Diyos. Hindi madali ito, Brother June, eh, no? Na hindi biro, ano, hindi basta-basta na nangyayari sa isang tao. Mm-hmm. Pero para sa ating inang birhen, binibigyan tayo ng halimbawa na bagamat sa unang pagkakataon siya'y nagulumihanan, siyang parang nakaramdam ng takot, ng pag-aalala, sapagkat iniisip niya marahil ang yung mga sasabihin ng nakapaligid sa kanya. But after a deep reflection, nakita naman natin kung paanong tumugon siya ng oo, Panginoon. Hindi man yung salitang oo, Panginoon. Ang sabi niya ay maganda yung salitang bilya. Mangyari sa akin ang iyong kalooban. Ako'y alipin ng Panginoon. In the time when I was young and carefree, Angel Gabriel came to me and by his greeting I was troubled deeply. Then as I looked into his eyes, a voice spoke deep inside of me. Heed these words of wisdom, let it be. Let it be. Reaction, no? Baka nagre-react yung iba, no? Eh, pero ang liwanag ng mensahe na yan, let it be. Let it be. No, yan yung ano, yan yung mistulang sinabi ng ating mahal na ina bilang tugon sa ipinahayag ng Diyos sa kanya. Nawa ngayong umaga yan din ang ating mawika doon sa mga alam nating kalooban ng Diyos na ipinapagawa niya sa atin,
lalo yung mga matagal na na alam nating pinapagawa ng Panginoon, maging sagot nawa natin, let it be. Ayan. Lalo na pag in-announce mo yung enhancement. Pag in-announce natin yung enhancement. Kaya bukas, no, ay ating patuloy na ipinag-aanyaya sa lahat po ng mga manggagawa sa PFCC, NCR at GMA. Ang atin pong monthly workers enhancement. Huwag na kayo magdalawang isip. Huwag na magdalawang isip. Tumalo kayo. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Ayan. So makita-kita po tayo sa araw po ng bukas at ang sponsors nga po ay mga taga Quezon City, mga kapatid, no? Kaya ang ating mga choir, ha? At mga preachers po natin, mga manggagawa din po ang ating mga contact persons ay ating nire-remind na bukas po, no, ay workers enhancement at tayo nga po ang sponsor. At ganun din po, no, sa darating na Sabado ay tayo din po, Quezon City, ang sponsors, mga kapatid, no? Kaya paghandaan po natin ito. At physically, no, maghanda din po tayo para sa gayon ay masaya tayong nakapaglilingkod at nagagamit po ng ating Panginoon. At syempre, bukas din po, pagkatapos ng ating pong workers enhancement, ay tuloy-tuloy po sa ating Tuesday Family Appointment with El Shaddai na magsisimula po ng alas 2. At pasisimulan ito ng ating MC sa opening prayer, followed by opening joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry, and then sharing, and then another joyful praise by the ESGMM. At alas 3:00 hanggang alas 3:50 ay meron po tayong talk. Ang topic ay Cross Over to the Other Side by Brother Fred Hernandez. Ano eh, tatawid ng dagat, brother yun? Malamang siya tumawid eh. Oo, tawid-dagat sila eh, no? So anyway, siya po yung ating speaker sa araw po ng bukas. Isa po siyang ano, no, international disciple, no, na na-assign po sa Canada pero ngayon ay nandito, no? US. Sa US palaya. Oo. Para yun nga, nandito din po siya ngayon kasama natin, kasama ng kanyang may bahay, no, dahil sila po ay kasama natin dito sa ating ginagawang pag-aaral. At pagkatapos po niyan, ay joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration. At ang ating pong Eucharistic celebration mas celebrant bukas ay still to be announced later, no? Baka may pagbabago po ito. O parang si Padre Bong Guerrero yata, kung hindi ako nagkakamali. So anyway, bukas po, meron pa rin po tayo misa, mga kapatid. After po ng mass, ay joyful praise by the ESGMM in preparation for the healing message. And of course, after that, ay ang ating pong sama-samang panalangin at kasama po dyan ang atin pong covenant song, ang Bless the Lord El Shaddai opening prayer, and then purihin at ang reading for the healing message. At 5:30 to 6:30 po ay ang healing message ng ating pong makakasamang muli, ang ating minamalapunong lingkod, Brother Mike C. Villarde. Ang MC po natin sa araw ng bukas, Brother Aurel Mabasa. Ayan. Okay, so yun po yung paalala. Huwag makalimot, mga manggagawa, tinatawagan kayo, workers dito sa GMA at NCR. So manalangin lang tayo, Brother June. Ano? Isama ko lang itong mga ibang pangalan, Brother June. Sina Sister Hilinda Ducanes, Espibiliano, Gloria Manalo, Leonie Sainz, Bida Tancho, Brother Sister Dang Galupi, Joselito Galupi at ang Tropang Tondo, Gatbunton Family, Elsie Yang, Susit Clark, Arcilia Family, at ang pamilya ni si Brother Jewel and Susan Hilaw, ipinapanalangin din natin. At ganun din, Sister Lorna Javier and Family, pinapanalangin natin. Si Jarmin Panganiban, John Raymond, John Tyler, Jack Sarpael Panganiban. Maganda din si Mark Ervin Puentes, Hermi Urain, Nestor Andiling Dimaano, Incarnation Bagtas, Amelita Cruz, sinasama natin. Of course, si Sister Naida Pastor, Jesse Mascariñas, ipinapan natin si kalusugan ni Brother Jimmy Leong at Sister Edna Leong. Patuloy na pagpapala din kay Willie and Presidio Jesus. Sister Margot sa kalusugan din niya. Mm-hmm. At Sister Nir Chikaube, pinapanalangin din natin. Amen. At of course, ang kalagalingan ng paa ni Sister Beth Larona. Mauro Anina Taguanson, ipinapanalangin natin. Joselito Sirius din, ipinapanalangin natin. At Sister Clarita Parol. Ayan. So, hindi natin mabanggit lahat, Brother June. No, pero hindi man kayo mabanggit, inaalala namin kayo, kasama kayo. Sister Tessie Bueno,
patuloy din natin isinasama sa Panginoon. At si Clemen and Arlina Acosta, Brother June. Sige, Brother June, manalangin ka na. At ipinag-aanyaya lang po, no, para sa April 10, Wednesday, ang anniversary po ng San Antonio, San Pedro Laguna. Ang oras nila ay 3 to 8 p.m. Tayo po'y manalangin na sa Panginoon. Aming Ama, muli po maraming maraming salamat sa iyong mga kapahayagan hango sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa po, ang aming mga napakinggang ito ay magdala po sa amin sa tamang mga reaksyon. At ito po ay walang iba kundi ang mag-reflect kami, Panginoon. Ang kami ay manahimik at sa halip na magbuka, magbigkas ng kung ano-ano mga salita na maaring magdala sa amin sa kapahamakan o hindi magandang kalagayan, ay matuto kaming manahimik at hingin namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay at ang kaliwanagan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At alam namin na kapag ginawa po namin yon, hindi mo kami bibiguin. At sa oras nga pong ito, yan ang aming panalangin. At higit sa lahat, itong aming pagpapasinaya na kami alipin mo, Panginoon, maganap sa amin ang iyong magandang kalooban. Sa ngalan ni Jesus, maraming maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Patuloy na pagpapala kay sa natin humili at mila ang talat kalusugan niya. Nababay na po hanggang sa muli. Babalik kami sa ibang pagkakataon. Brother Ray Bravo po. At si Brother June Malyari, patuloy po nagpapaalala sa ating lahat. God is good all the time. God bless po. Susunod na po ang Daily Express Balita. God bless.